our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Oh, sige na. Eto na, nag-aagawan na sila. Oh. Show ng tawag ng Makabayan Block sa sinasabi ngayong bagong leader ng opposition ay si Vice President Sara Duterte. Oh, nako, ano na? Eh, sino na ngayon ang opposition talaga? Ah, sino na? Sino na ang opposition ngayon talaga? Abe, malilito na ang tao. Oh, sino na? Si Sara? O yung mga dating mga opposition na kakilala? Nakiki-opposition na rin ba si Sara? Ay, kasi sabi ni Rocky yan. Alay! Paano rin yan mangyayari kung puro no comment siya sa mga mahalagang issue? Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Saan banda? Yan ang Belta ni Act Teachers Party's Representative Franz Castro ng Makabayan Block sa pahayag ni Attorney Harry Roque na pwedeng maging bagong mukha ng oposisyon si Vice President Sara Duterte. Sinabi ito kahapon ni Roque kasunod ng pagbibitiw ni VP sa bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Oy, may gilid sa leeg. Oh, ayun oh. Abay, tatlo. Oh. Ah, parang kinaharit yung leg ni Sara, ano? Oh, hindi pa rin naman pinaliwanag ni Sara kung napalo. Oo, sabi lang eh, nagurgur daw. Nagurgur nino. Ha? Ah, may gumugurgur ba sa'yo? Ano ba ang usapan nyo? Sa kanya ang galaw, sa'yo ang sigaw? Sige. Uy, ah, kay Sara ang sigaw. Oh, yung kumalmout o sino man may gawa sa kanya ang galaw. Ha? Oh, sige, Garod. Pro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin siya pwedeng ma-consider as opposition dahil bahagi pa rin siya ng mga nagaharing uri sa ating lipunan na talagang nagpapahirap sa ating bayan. Dagdag naman ni Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas, huwag na raw lokohin ni VP Sara ang publiko. Oo nga, niloloko mo Sara eh. Oo, oh, di ba? Bakit? Anong bakit? Oh. Niya, ang tunay na oposisyon, wala dapat bahid ng korupsyon. Kapag 11 days confidential funds ginamit mo, di ba, korupsyon yun eh. So, korupsyon yun eh! Sara, hindi mo naman naipaliwanag ng maayos eh. Di ba? Hindi naman naipaliwanag ni Sara ng maayos yung... O kita nyo, yung mga yun, nagsasalita na sila. Dahil sila naman daw ang totoong oposisyon. Pero, hindi nyo maringgan na bumatikos kay Pangulong Manong ko. Di ba? O, nakita nyo na bang bumatikos itong mga ito? Itong mga oposisyon, mula nang naupo ang manong ko. Wale! Di ba, Rico Blanco? Wale! Di ba? Ay, nako. Ewan ko pa rito sa mga ito. Nag-aagawan na eh kung sino talagang totoong oposisyon. Ano? Ay, nayupak na eh. Malilito ng taong bayan. Baka mamaya pare-parehas kayo. Pulutin. Saan? Sa Puso Negro. Sa Inodoro. Yung Inidoro, abay, nagamit na ng mga dilawan noon. Oh. Abay, baka sa Puso Negro na kayo, pulutin, ha? Sama-sama kayo doon, medyo maluwag-luwag yun. Ha? Oh, sige, tuloy. Kailangan po malinis yung record. Second, nagsusulong ng karapatang pantao. Karapatang pantao daw. Eh, pumapatay nga sila. Diba? Lord Glenn, pumapatay nga. Oh. Tapos ano, wala daw issue ng korupsyon. Diba nga, daming issue ng korupsyon? Oh, ano pa? So, doon palang bagsak na. Diba? Red Tiger pa, ang daming mga issues. Kaya para kay Kabataan Party's Representative Raul Manuel, peke ang pagiging oposisyon ng bise. Oh, peke ka daw, Sara. Sakit nun, ha? Tawagin kang peke, Jesse Kim? No. Ha? Oh, tinawag na peke? Oh. Ay, sa mga bagong dating, oh. Diyos ko, eto naman yung itatakbo nila kasi.
Oo, kaya pa. O, nakakatakder pa eh. O, sige, eto, ha? Yana Garcia, o. O. O, pasok, bigong. O, eto itatakbo nila, senador. Walang bahid, malinis. O, naging presidente ng Pilipinas. Ha? Walang kahit na anong masamang ginawa. Kita nyo, di na makalakad. Kung hindi pa alalayan ni Kuya Will, oh, ni Manong Willie, aba hindi na makakatayo. Hindi na makakapag na. Oh, di ba? Oh, isang guhit na lang, mangingisay na. Oh, pero may guyod-guyod, hila-hila na lang yung isang paang. Tapos gusto ninyo magtrabaho pa sa Senado, anong gagawin niya? Oh, ulitin ko, hindi na kayo naawa sa tatang ninyo, Sara. Oy, Pulong. Oy, Baste. Ah, abay, maawa naman kayo. Pakiulit daw. Alin ang uulitin? Oh, eto na. Sige, para sa kasiyahan ninyo. Baka naman nakalimutan nyo mag-like. Ha? Oo. Ha? Addictos, ano, Rex? Oo, salamat sa tulong mo. Ako alam nyo mga kababayan, maliit na bagay yan. Oo. Basta sa nangangailangan, di ba? At kakilala natin at malapit sa atin. Matitiis ba natin yon? Ha? Paring Rex? Hindi, siyempre. Ha? Oo, sige, tuloy. Oo. Rodrigo Roja Duterte. Hala, apo! Hala! Hala! Ayan na! Oh, hindi na maiangat yung isang paa! Patulogin nyo na yan! Nakapikit na! Na sabi ko nga eh, pagpahingahin na nila kasi naging presidente na. Oh, di ba? Oh. Nasaan na si Kayla? Kayla! Na, oo, late ka na. Yung hinahanap mo, nandito na. Diyos ko. Oh, wag kang magmamangit, ha? Baka magmamangit-mangit ka dyan, eh. Oh. Oo, oh, oh, sa lahat ng mga, ano, taga-probinsya namin. Oh, si Dindin, oo. Oh, oh. Lahat ng mga taga-Kandon, Ilocos Sur. Oo, oh, oh. Sa Kagakutan family. Oo, oh. Ha? Ah, Gadot family. Oo, oh, oh. Shout out! Di ba? Sama. O, sige, isa pa daw. O, sige, isa pa. Tawag niyang karma sa dami niyang kasalanan sa Pilipino. Ayaw nga magpaawat. Ayaw magpaawat o talaga nga sinasadya nila, no? Na maustal na ng maaga. O, sige. Digong. Oo, galingan mo. Ang acting daw. Oo, sige, pasok. Duterte. Oh, teka, thank you naman kay Addictus Rex. O, nag-member pa talaga? Oh, sana all. Ay, ah! Yung mga nanghihingi ng jacket ng mga, yan, yung blue wrench na yan, mga kababayan, huwag nyo nang naisin yan. Abangan ninyo yung totoong jacket na ibibigay namin. Oo, ng, punong abala dyan na si Arnold Lopez. Ha? Okay. Tuloy. No, kawawa na. No, kawawa. Oh. Wala na. Oh, sige na. Ito na. Mga kababayan. Oh, isa pa. Muli. Mike Cervera po. Lagi nagpapaalala ng mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved, beloved Boss Mike, 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 Boss